Susulat tayo ng lesson plan under traditional format, so keep on watching. What's up guys, this is Trinil and welcome back to my YouTube channel. So sa last vlog ko, we talked about an overview of the lesson plan format under the traditional format, which is the basic format among all lesson plan formats. At marami sa inyo ang nag-comment sa akin sa Facebook group, dito sa YouTube, sa Facebook, marami nag-message sa akin, at majority sa inyo ay nag-comment na ang gagawin natin lesson plan ay... Drumroll please! Kaya MAPE ang pipiliin kong subject para gawa natin ang lesson plan under the traditional format. Congratulations! So para makarelate sa akin, ang mga elementary teachers at high school teachers, health ang pipiliin kong sulatan ng lesson plan. It's very easy and very simple lang na gawin at madali nating maintindihan. Siyempre, grade 2 to, lalayo pa ba ako? Eh, grade 2 teacher ako. So health siya under grade 2, tapos ang lesson is all about the rules in using household chemical products. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang linawin yung real reason kung bakit may mga hindi ako nare-replyan ng mga teachers na natatanong ko ano daw yung magandang i-demo daw sa mga subjects na ganito, sa grade levels na ganyan. It's because most of the lessons sa bawat grade levels at sa bawat subjects, eh pwede mo namang i-demo. Kasi kapag nag-iisip ako ng isang lesson na pwede kong i-demo, meron akong apat na questions na tinatanong sa sarili ko. Number one, is it learner-centered? Doon ba sa lesson na yun, majority ba ng activities puro pupils ba at students ang gagawa ng activities at magiging facilitator ka lang? So mas magandang ganun yung lesson na pipiliin mo. Number two, is it easy to deliver? Kapag sinabing easy to deliver, ibig sabihin, number one, alam na alam mo siyang gawin, at number two, kahit pumikit ka, kumending-kending ka, sumayo-sayo ka, hindi maalog yung utak mo kasi parang naiintindihan mo siya ng todong-todong bonggang-bongga. Number three, how will I make it interesting? Kasi, oo nga, sabihin natin na yung lesson mo, ang ganda. Eh, ikaw na teacher, tapos hindi ka makapag-isip ng mga activities na exciting para sa mga needs at mga interest ng learners mo. So, walang kwenta yung lesson plan mo. And number four, how will I make my learners become involved in the lesson? Kasi, marami akong nakikitang lesson plans na puro teacher-teacher ang nag... parang sa dialogues, puro teacher yung nagsasalita. Friend, parang minimal lang yung sinasabi ng mga pupils. So, parang pangit yun. Kasi dapat, di ba, align siya dapat sa number one, which is the lesson should be learner-centered. So, dapat pag learner-centered, ibig sabihin, mas maraming activities dapat para sa mga bata. At syempre, pag mas maraming activities, mas nai-involve mo yung bata sa lesson. Yun na naman kasi ang secrets para ikaw ay magkaroon ng magandang lesson para sa iyong demonstration teaching. And, it's also important that you have to wear their shoes. Aalamin mo yung, ano ba yung mga interest ng mga learners mo ngayon? Saan ba sila interested? Saan ba sila nakukuha yung attention? Kung bagay, iisipin mo yung mga trends ngayon, yung mga technologies na expose sila, tapos gagamitin mo yun siya sa lesson mo. Halimbawa, sa primary pupils, mostly play lagi ang ginagawa nila, grade 1 to 3. So, ang gagawin natin ngayon, instead of letting them play sa buong lesson, why don't you integrate a part of yung nilalaro nila doon sa lesson plan mo? Halimbawa, gusto nila ng mga kare-karerahan, yung mga racing-racing, eh di ilagay mo siya sa lesson plan mo. Parang ganun. Bago tayo mag-start in writing your lesson plans, isipin nyo lagi yung SMART na acronym. S is for specific, M is for measurable, A is for attainable, R is for reliable, and T is for time-bounded. So ito na. So habang nag-explain ako, ipa-flash ko dito sa screen mamaya yung iba't ibang mga parts ng ginawa kong lesson plan, which is detailed lesson plan, para magkaroon naman kayo ng idea kung paano ba tumatakbo at ginagawa ang isang traditional format ng lesson plan. So, doon tayo sa first major part ng lesson plan, which is the objectives. So, in writing your own objectives, it should come in threes. Your cognitive, affective, and psychomotor. Tandaan, pag cognitive, mind. Kapag affective, heart. At pag psychomotor, ay hands. And before you write your own objectives, make sure na ilagay mo kung ilang minutes ang itatagal ng iyong lesson. Remember, sa lesson plan, dapat time-bounded siya. So, halimbawa, dito sa akin lesson plan sa health, 40 minutes lang naman ang health when it comes to grade 2. So, 40 minutes lang ang nilagay natin sa lesson plan. So, tingnan natin yung objectives na ginawa ko under the traditional format. Kung mapapansin nyo, sa bawat objectives, may nakalagay dyan na verb agad para sa bawat objective. Sa cognitive, identify. Sa affective, value. And sa psychomotor is explain. Kumbaga, hahanapin mo kasi yung tamang verb para sa type of objective na isusulat mo.
So I suggest kung limited lang ang verbs na alam mo when it comes to the objectives, mas maganda magbasa ka ng Bloom's Taxonomy of Objectives para sa cognitive, Craftwell's Taxonomy of Objectives para naman sa affective, at hanapin niyo yung isang Taxonomy of Objectives para sa psychomotor. So let's proceed with the subject matter. So tingnan natin dito na malinaw, mas malinaw pa sa relasyon yung dalawa na naka-indicate dito lahat ng information tungkol sa lesson plan mo. Nakalagay dito yung topic, references, materials used, values integration. Nandiyan talaga yan lahat. Tumako na tayo sa third major part ng lesson plan, which is the procedure. So unahin natin yung preliminary activities. So usually, dapat nilalagay talaga yung dialogue ni teacher at ni pupil when it comes to detailed format of the lesson plan. Pero kasi tamad ako, tinamada talaga ako, at parang gamay na gamay ko na din naman yung flow ng mga dialogues, yung conversations pag sa preliminary activities. So, ang nilagay ko na lang dyan, ilista ko na lang yung preliminary activities na gagawin namin during the lesson, which includes your prayer, greetings, energizer, checking of attendance, and checking of assignment. So, dumako naman tayo sa developmental activities. So, sa last vlog, I explained na dapat ang developmental activities ay number 1, ma-recall ang previous lesson. Number 2, ma-activate ang literacy and numeracy skill. And number 3, magkaroon ng sets of activities na ma-activate ang previous lesson or yung prerequisite skill para maintindihan ang new lesson. So, ito yung ginawa ko sa drill. Pinabasa ko yung mga grade 2 ng mga sets of words that will enhance their literacy skill, and at the same time, marirecall yung previous lesson. Sa review, nag-recall na lang ako ng previous lesson. Hindi naman na masyadong mahirap yun. Dumako naman tayo sa motivation. So last time, diniscuss ko na ang motivation dapat mag-include siya ng mga activities that will get the interest of the learner. So dito sa lesson ko, which is all about proper handling and use of household chemical products, mas magandang real objects ang ipakita mo sa mga bata kasi grade 2 sila at concrete objects dapat ang makikita nila. So syempre, meron ka ng real objects, dapat bigyan mo din sila ng stimulating questions kasi nga, di ba, dapat kukunin mo yung interest nila. So dapat sa mga tanong mo, gigising agad yung utak nila at makukuha mo yung attention nila. For example, ang nilagay ko doon, saan ba ito ginagamit? Sino ang gumagamit ng mga ito? And ano-ano ang mga pangalan ng mga ito? Yung mga ganun baga. Kasi pag once na magbigay ka ng stimulating questions, kahit hindi ka pa tapos magtanong, may magtataas at magtataas na agad ang kamay niyan. Sa presentation of the lesson, ito kasi yung mga activities na igagradual ang pag-introduce ng new lesson. And since grade 2 yung hawak ko na lesson plan, dapat storytelling yan. Kasi gustong-gusto ng mga primary pupils ang story, yung mga kwento. But still, dapat relatable yun sa kanila. So yun ang ginamit ko sa pag-present ng new lesson. Dumako naman tayo sa ating discussion. It is very critical and very crucial na dapat maituro mo ng maayos yung mga new lesson dito sa discussion. Sa discussion kasi, ito yung place wherein the new lesson will be taught. So ibig sabihin, dapat gradual at step by step ang pagtuturo mo ng new lesson, hindi siya dapat sabog at hindi siya dapat scattered at kalat-kalat. So tingnan natin kung ano yung ginawa ko sa discussion. Ang ginawa ko sa discussion, kasi diba sa presentation of the lesson, story yung binigay ko, so dapat magtatanong ka ng information tungkol doon sa story na binigay mo sa kanina. So nandito yung walang kamatayan na sino ang tauhan, sino nasaan ang tagpuan, anong nangyari. And then after magbigay ka ng ganung mga questions, magbibigay ka na ng question na kakailangan ni i-practice ng mga learners yung higher order thinking skills nila, and dapat yung tanong ay related na sa new lesson. So ang ginawa kong question dito is yung halimbawa hindi nakita ng nanay ni Lino na hawak ni Lino yung puting bote na panlinis pala ng palikuran. Ano kaya ang mangyayari sa mga damit ni Lino? So doon pa lang, malalaman mo na gagamitan ng mga learners ng higher order thinking skill yung tanong kasi dapat creative ang pagbibigay nila ng sagot doon. If nasagot ng mga learners mo, yung question mo na nangangailangan ng higher order thinking skill, pwede ka pang magbigay pa ng isang question na hats ang kailangan or i-introduce mo na yung bagong lesson. Then, after mo mag-introduce ng bagong lesson, pwede ka ulit magbigay ng isa pang HOTS question tungkol na sa new lesson. So, ang ginawa ko, ang binigay kong question is, ano kaya ang pwedeng gawin ni Lino upang matanggal ang amoy ng chemical sa kamay? So, ganito na lang para madaling maintindihan yung discussion. Pwede kang
mag-stimulating question muna, tapos mag-hots question ka, then introduce the new lesson, and then after mo i-introduce yung new lesson, hots question ulit. Dumako naman tayo sa application. Diba sabi ko sa last vlog ko, pag when it comes to application, it could be number one, dapat activities siya na magka-transfer ng new knowledge to new situations, or number two, iche-check mo kung malakas ba or mataas yung retention ng mga learners mo tungkol doon sa new lesson mo. When it comes to application kasi, it could either be a fixing skill, pwede siyang group activity, or guided and independent practice. Talagang magka-partner si guided at independent practice. So, ang ginawa ko dito sa lesson plan, group activity siya para marunong mag-collaborate at magkaroon ng cooperation ang mga bata habang grade 2 pa lang sila. So, remember, kapag group activity, bago mo ibigay or isagawa yung group activity, i-remind mo sa kanila yung guidelines, yung mga hakbang na kailangan nilang gawin sa pagsasagawa ng isang group activity. And syempre, kailangan naka-indicate sa lesson plan ang rubrics kung paano mo bibigyan ng score yung mga output na ibibigay sa'yo ng mga learners mo after ng group activity. After you apply the new lesson, syempre, kailangan mo ulit mag-generalize. Tingnan natin kung talagang natandaan ng mga learners mo yung new lesson na binigay mo sa kanila. So, madali na lang to. Pwede ka naman magtanong, summarization na lang kasi ito ng lesson, kumbaga. Dumako naman tayo sa fourth major part ng lesson plan, which is the evaluation. Take note, dapat masyado kayong aware sa kung ilang minutes lang ba ang lesson. Kasi syempre, patapos na yung lesson mo, patapos na yung oras. So syempre, dapat alam mo kung ilan yung oras na iaalat mo para sa evaluation. Since 40 minutes lang naman ang health, so syempre, mas konti lang yung items na ibibigay natin para sa mga learners. So 1 to 5 lang at medyo okay lang din naman siyang evaluation, which is true or false. Pag high school naman, pwede na yung mga 10 items, tapos 15 minutes na time allotment. Depende naman na kasi sa'yo yan, kasi makatatansya mo din yan as a teacher. Take note, kapag gumagawa ka ng evaluation, huwag yung masyadong mahirap te. Kasi kapag hindi talaga nasagot ng mga learners mo yan, sa'yo din babalik lahat ng yan. So dapat merong mga items na kumbaga tricky, tapos meron namang items na kayang sagutan ng mga bata, but make sure na lahat ng yun ay naituro mo, ha? Dumako naman tayo sa fifth and the last major part of the lesson plan, which is the assignment. So ang ginawa ko para sa mga grade 2 ko, nagpa-drawing na lang ako ng isang household chemical product at i-explain nila sa akin kung ano ba yung mga hakbang, kung paano ba gamitin ng tama ang mga products na ito. Sa mga high school teachers, pwede ka naman mag-provide ng mga sets of questions ulit, sets of exercises, kasi parang extension of the new lesson lang naman kasi yung assignment. At yun ang step-by-step process kung paano ba gawin ang lesson plan under the traditional format. At sa susunod kong vlog, bibigyan ko naman kayo ng overview kung ano ba ang ibig sabihin ng DLP or yung daily lesson plan na tinatawag. Ang DLP kasi ang ginagamit na lesson plan ng mga baguhang teachers sa first 3 years of service nila sa public school. So dapat yun talaga ang una niyang matutunan. So that's all for today, guys. At kung sa tingin mo nakatulong tong video na to, give this video a like, bigyan niyo siya ng thumbs up. At huwag din kalimutang i-share ang video na to para sa mga unit earners, teacher applicants na nangangailangan ng sample ng isang lesson plan format under the traditional format at sa mga education students natin dyan. At kung meron kayong mga clarifications, questions, inquiries, suggestions na mga gusto niyong gawin kong vlogs at mga comments, huwag kayong mahiyang mag-comment dito sa comment section sa baba. Once again, this is Neil. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye, guys!